Kamusta? Ako nga pala si Teacher Glyza. Hi kids! Magandang buhay! It's me, your Teacher Ira! Hi kids! I'm Teacher Gerald! Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Glyden. Hi kids! This is your Teacher Febs. Hi kids! This is Teacher Andrea! Hi mga bata! Ako si Teacher Arjane. Hi kids! Ako si Teacher Cherry. Hi kids! Welcome sa online Sunday School. Ako si Teacher Fea. Hello mga ka-TFC! Ako si Teacher Ira at ako'y natutuwa na makita ko kayong muli. Sa umagang ito, sama-sama nating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Good morning, kids! I am Teacher Andrea, and welcome to another episode of Time for Christ! Last Sunday, tinuruan tayo ni Teacher Glyza na kahit anumang bagyo o problema ang dumaan sa buhay natin, ay hindi dapat tayo mangamba dahil kasama natin ang Diyos. At ngayon, masaya ako na makasama muli kayo at alam ko na excited na kayo sa panibago nating episode. Pero bago yon, tayo muna ay manalangin. Kung ako'y mananalangin, kamay nakatiklop, uloy nakayuko, matay nakapikit, at tahimik na mananalangin.
Panginoon, maraming maraming salamat po sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong mga blessings, sa lahat ng paggabay at pagprotekta niyo po sa aming buong family. At ang lahat po ng ito ay aming ibinudulog sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! O mga ka-TFC! Nasaan na kayo? Hindi ko kayo makita. Nagsisimula pa lang tayo eh. Ayun! Nakapatay pala yung ilaw, kaya naman pala madilim. Speaking of dilim, nakaranas na ba kayo na maputulan ng kuryente o ma-brown out? Anong nararamdaman nyo? Ako minsan, kinakabahan dahil syempre, wala akong makita sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang nasa harap, nasa likod, nasa gilid, at hindi ko alam kung saan rin ako papunta. Pero syempre, maraming paraan na pwedeng gawin, tama ba? Dahil panigurado, merong mga gamit sa bahay natin na maaari nating pagkuhanan ng liwanag. Sige nga, magbigay nga kayo ng mga halimbawa. Kandila, tama! Pero lagi niyong tatandaan na, na sa tuwing gumagamit tayo ng kandila, hindi dapat paglaruan, okay? Ano pa? Flashlight, tama! Cellphone, syempre, yan na ang pinakaginagamit natin sa ngayon. At marami pang mga bagay na kahit papaano ay nakakapagpawala ng kaba natin kapag nagba-brown out or nasa madilim na lugar tayo kasi nagbibigay ito ng kahit kakaunting liwanag. Kaso nga lang, ito ang problema. May limitasyon din ang enerhiya ng mga bagay na ito. Kapag naubos na ang kandila, kapag nalobat na ang flashlight o ang cellphone, kailangan pang palitan o kaya ay i-charge. Pero, alam niyo ba na higit sa lahat ng mga bagay na ito, may nag-iisa na kahit kailan ay hindi napundi at hindi nauubos ang liwanag na mayroon ito. Kung iniisip niyo na ang araw ang tinutukoy ko, nako, mas higit pa sa araw ang liwanag na kaya niyang ibigay. Sige, ang sabi sa Bible sa Juan 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Kung sa tingin niyo naman si Jesus ang tinutukoy ko, good job! Oo, sabi ni Jesus, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, nagliliwanag siya sa buong mundo. Jesus is the light of the world. Dagdag pa niya, ang sino man na sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Wow! Sobrang amazing ni Lord! Grabe! Nag-brown out na, lumubog na ang araw at lahat-lahat, pero sabi niya na kapag sumunod tayo sa kanya, mananatili yung light sa buhay natin at hindi na tayo dapat matakot o kabahan dahil hindi niya hahayaan na lumakad tayo sa kadiliman. Alam ko na marami sa inyo, miss nang lumabas, mamasyal, pumunta sa school at sa Sunday school, pero hindi natin magawa dahil sa pandemic na nararanasan natin ngayon. Pwede nating sabihin na parang brown out sa buong mundo kasi nakakatakot at nakakakaba na lumabas. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pero lagi ninyong tatandaan na gaano man kahirap ang problema na nararanasan natin ngayon at gaano man kadilim ang mga bagay, si Jesus ang magbibigay ng liwanag at pag-asa sa atin. Jesus is the light of the world. Anong sabi ni Jesus? Sumunod lamang tayo sa Kanya, maniwala tayo, at huwag tayong magsasawang mag-pray dahil panigurado ay papakinggan niya lahat ng prayers natin at magiging okay din ang lahat. Sige nga, sabay-sabay ulit nating basahin ang memory verse natin sa araw na ito. In 3, 2, 1, sing! Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan.
ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Gusto ko na kabisaduhin ninyo ang memory verse natin na matatagpuan sa Juan 8:12 para lagi tayong mare-remind that Jesus is the light of the world. Sige nga, sabay-sabay tayo. Jesus is the light of the world. Okay! Sana sa maikling talakayan natin ay natuto tayo na hindi dapat tayong matakot sa dilim o anumang bagay o problema basta't kasama natin si Lord dahil Jesus is the light of the world. Alright, bago tayo magpatuloy sa ating artworks, gusto ko muna kayong i-congratulate! Yay! Dahil sobrang active at creative ninyo sa paggawa ng mga artworks natin every Sunday. At gusto ko na maging mas creative pa kayo ngayon at sa mga susunod pa. Today, gagawa tayo ng DIY lamp. At ang mga materials na kakailanganin natin para dito ay ang mga sumusunod. Plastic cup na may katamtamang laki, as much as possible yung may takip or simpleng baso na pinag-inuman nyo ng milk tea, bond paper, maliit na stick, yarn o tali, tape, o kahit anong pandikit, at gunting. At may isa pa pala, coloring materials tulad ng colored pens or poster paint. Ang una nating gagawin ay ang kandila na nasa loob ng lamp. Kunin ninyo ang bond paper at i-roll nyo at para mas secure ay dikitan nyo ng tape or kahit anong pandikit. Tulad nito. Ayan. Tapos, isusulat nyo yung pangalan ni Jesus because Jesus is the light of the world. Ayan, sulat nyo yung pangalan ni Jesus dun sa ni-roll yun yung bond paper. Pagkatapos, mag-drawing kayo sa isang papel ng flame na katulad nito. At kapag na-drawing nyo na, ididikit nyo yung maliit na stick sa likod. Katulad niyan. Pagkatapos, ay isusuksok natin ito sa ni-roll yun nating bond paper. Ayan! Pagkatapos, kunin ng gunting, magpatulong kay mommy at daddy at gugupitin natin yung ibabang part ng candle tulad nito. Para maidikit natin yung bond paper sa takip ng baso na mayroon kayo. At para naman sa lalagyanan, didikitan lang natin ng tali para magsilbing hawakan. Tapos, maging creative lang kayo at kayo na ang bahala na mag-design. Pagkatapos, takpan nyo ng baso at baligtarin. At yan, meron na tayong DIY lamp! At kapag natapos nyo na, huwag nyong kalimutan na magpa-picture kay mommy at daddy para masend ito sa group chat at makita natin kung gaano kaganda ang artworks nyo, okay? Sige, sa ating pagtatapos, tayo ay mananalangin muli. Kung ako'y mananalangin, kamay na katiklop, uloy na kayuko, matay na kapikit, at tahimik na mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Nawa, sa lahat ng mga problema na nararanasan namin ngayon, lalo na sa pandemic na ito, Ikaw ang magsilbing liwanag namin at patuloy na sumunod kami sa Inyo, Panginoon. Sa Inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri't pagsamba. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hanggang sa muli mga ka-TFC, salamat sa inyong pakikiisa. This is Time for Christ! Paalam! Bye-bye!
Maraming salamat mga ka-TFC. Magkita-kita tayo muli sa Time for Christ. Paalam! God bless you all!